Magandang araw po sa ating mga kapigibunkers and kapigmates. So, I'm Engineer Marquez at nandito na naman tayo sa ating vlog dito sa Carno sa Pig Farm TV. So, for today's vlog, ang gagawin po natin is ituturo ko sa inyo kung ano ba ang ginagawa kong medication program dito sa aming farm. Okay? So, yung medication program natin, iba-iba naman yan eh. So, every farm has its own medication program. Okay, so, yung akin dito is maaring hindi ginagawa ng iba or maaring ginagawa, may dagdag, may alteration lang. So, ganun. So, kung gusto nyong malaman at magkaroon kayo ng guide about sa medication program, so, pag-uusapan natin is about medication program. So, hindi tayo lalabas doon sa ating topic. So, specifically, yung medication program na ituturo ko or isi-share ko sa inyo is yung medication program sa gestation period. So, doon sa mga buntis na inahin. So, from the time na nabulugan na siya, so yung nasampahan na siya or na-EI na siya, so it depends upon the farm, at hanggang sa doon sa time na manganganak na siya. So, doon muna tayo, no? Sa panahon na buntis yung inahin, ano ba yung mga gamot na maaari nating ibigay doon sa mga inahin nating baboy para maging malusog ang mga inahin natin, so, in the time na nagbubuntis sila. If you want to know about this discussion, so, please watch this video. Kung bago ka lang dito sa aking channel, please do subscribe, click mo yan, at click also the notification bell, select all para ma-notify ka sa mga susunod kong videos, at paki-like na rin and share para malaman din ng iba yung ating mga videos. Salamat po! So, balik tayo, no? So, yun nga. So, from the time na nabulugan na or na-EI na yung inyong mga inahin, so yung gamot na pwede niyong ibigay is yung sisikal. So ito yung sample natin. So ito po ay powder. So ito ay minerals, vitamins. So ibibigay natin ito sa inahin. So at the right dosage, check nyo na lang yung box, yung kanyang description, and the dosage kung paano siya gamitin. Para yung mga inahin natin, kung may mga kulang man, hindi nakukuha sa feeds, ay ito yung magiging paraan para mapunan yung mga kakulangan. So, ito ay vitamins, minerals, and most likely ang mahalaga dito kasi is yung calcium na kailangan ng inahin natin para sa kanyang pagbubuntis. Okay? So, para sa milk production, para maging maganda yung pangangatawan ng ating inahin. So, yun. So, hanggang kailan po ba yung pagbibigay nito? So, from the time na nagbulog ka, nabuntis na yung inahin mo, so, yun, hanggang sa manganak siya, hanggang sa may biik na siya, ginagamit ko talaga ito. So, parang pag meron kang inahin, ito na talaga yung kasama nun. Okay? So, pero minsan, kung halimbawa nagtitipid ka, ang mahalaga dito is, pag malapit na siyang manganak, dapat meron ka na nito at pag mayroon na siyang mga biik, lalo na kung yung mga biik niya is marami, kailangan talaga nito. So, aside from your feeds na ibinibigay, so, dapat meron ka din nitong sisikal. Another one, ano pa ba yung pwede nating ibigay? Okay, so, doon naman tayo sa mga injectables. Okay? So, yun yung powder na ibinibigay ko, kasama yan sa program na ginagawa ko dito. So, as per recommended by a veteran, diba? So yon. So next na ginagawa ko para maging healthy yung mga inahin natin na buntis is sa panahon na umabot na siya ng ika 90 days. So 90 days is nagbibigay na ako ng B complex doon sa inahin. So yung B complex naman is injectable. So ini-inject yon. Okay? So, yung B-complex na ginagamit ko most likely is yung may liver extract. Yon, kasi mas maganda yon kaysa dun sa wala. Okay? So, yung B-complex na yon is ginagamit ko lang dun is 5 ml per sow. Okay? So, para pampasigla, pampalaki ng big ng konti lang naman.
So, ito medication program ha. So, hindi ko sinasabing kasama yung feeding program natin. So, kasama na yon yung B-complex, ika 90 days. 90 days ha. And next nyan is yung iron. So, ika 100 days. So, nag-inject din ako ng iron. So, B-complex and iron are IMs. So, intramuscular. So, inject nyo yan sa inahin natin. Okay? So, gamit kayo ng syringe na maganda. So, para ma-inject natin ng maayos. Okay? At ika 105 days naman is dun na ako nagpupurga. So, ano ba yung magandang pamurga na gagamitin? Okay, so, yung iba, yung ginagamit sa mga backyard is yung powder lang, di ba? Okay naman, walang problem sa powder. Okay, kaya lang yung powder most likely, lalo na kung hindi naman yung ivermectin, madalas yung levamisol, is ang ginagawa lang nun is pamatay bulate. So, okay naman, bulate. Okay, kasi yung internal parasite na yan is delikado talaga sa mga biik pag na-transfer yan. So, kailangan mong magpurga sa inahin natin bago siya manganak. Kasi delikado yan. So, ginagawa ko dito is ika 105 ng pagbubuntis. So, most likely that is 2 weeks na lang bago siya manganak. Or 9 days bago manganak, ganun. Okay? So, yun. So, purgahin natin, pero ginagamit ko dito is talaga injectable ivermectin. Kasi yung ivermectin is nakakapatay ng internal and external parasites. Yun, para clear tayo doon. Kasi yung ivermectin pumapatay yan ng mga bulate at saka yung mga external parasites, yung mga parasites na nasa balat ng baboy. Kaya nga minsan yung mga inahin natin may mga butil-butil dahil sa kagat ng lamok daw. Pero those are external parasites na dala ng lamok. Okay? So, yun. So, papatayin ng ivermectin yun. Okay, so, kaya madalas kong ginagamit talaga is yung ivermectin. Okay? So, yung sa iron, 2.5 ml lang yung ginagamit ko. At yung ivermectin naman, so, ivermectin sometimes are SC and sometimes IM. Okay, so, madalas na bibili ko is SC. Minsan lang yung IM. So, yung SC, alam dapat natin paano mag-inject ng SC sa inahin. So, may mga iba-ibang technique na ginagamit sila kung paano yun i-inject. Okay, so, sa susunod na video, probably ipakita ko kung paano mag-inject ng SC sa inahin. Okay, so, hindi naman ganoon kahirap talaga yon. So, ngayon, sinabi ko na sa inyo, yun nga, na, yun lang naman. Hindi nagmang gaanong karamihan yon. So, sisikal, B-complex, iron, purga. So, magbigay din po tayo ng dextrose powder or yung dextrolyte. Dito sa amin, madalas yung Elect-V or Selectrogen. Pag malapit na pong manganak yung inyo pong inahin, 1 week prior sa panganganak, magbigay na kayo kasi, diba, yung ginagawa natin is, bago manganak yung inahin, paunti-unti na yung pagbibigay ng pagkain. So, saan manggagaling yung lakas ng inahin sa araw ng panganganak? So, doon manggagaling yun, mostly doon na sa painom ninyo. So, maglagay kayo ng dextrose powder or electrolytes. Okay, so, para medyo lumakas naman yung inahin natin, para hindi siya mahirapan naman sa panganganak at yung after din niyang manganak. Kasi baka hindi makatayo dahil nangihina. So, yun. So, magbigay tayo bago siya manganak in preparation, ano. So, yun po. So, most likely naman, yung mga inahin ko dito, with the data medication program sa mga buntis na inahin, so that is from kasta hanggang bago manganak, so yan yung ginagawa ko and naging okay naman siya dito. So probably pagdating ng marami pang panahon madagdagan o kaya mag-iba, but as of now yun yung ginagawa ko dito. At ngayon mag-i-inject po ako ng iron kasi it's time, naka-program kasi yon sa dalawa kong inahin dito. Okay, so nasa ika 100 days na ng kanilang pagbubuntis. So mag-inject ako ng iron kasi para iwas anemia sa mga biik. Okay, so additional vitamins na rin para sa inahin, di ba?
At yun sa mga beak, kasi sometimes yung mga beak na inaanak, dahil sa kulang ang iron sa inahin, so may mga anemic na mga beak. So mahirap yun. Kaya yun, yun yung gagawin natin. So gusto nyong makita kung paano kami mag-inject ng iron, so ano lang, pakisubaybay lang. So yun, nakapag-inject na ako sa isang inahin namin. So dun naman sa isa, kasi dalawa yung injikan natin ngayon. Ito. So yun, so tapos na po tayo mag-inject dito at nasabi ko na rin yung medication program namin sa ngayon dito sa aming farm. So that's for now and see you for our next vlog. Bye-bye! Kung tapos mo nang panoorin ang ating video at gusto mo pang manood ng mga ibang video na may kinalaman sa pag-aalaga ng baboy, punta ka lang dito sa logo na Carnoso Pig Farm TV. Click mo yan at makikita mo dito ang aking channel. Dito, click mo ang mga video at nandito naka-upload ang aking mga videos tungkol sa pag-aalaga ng baboy at iba pang bagay. If you find this video informative, please click the subscribe button and also the notification bell for more videos to come. Thank you and God bless.